Test, hello mic test. Welcome back to my channel, mga kaibigan. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa construction, particularly doon po sa mga residential na kung saan ay madalas talagang ginagawa yung ceiling or kisame. Pero meron po tayong isang parang trick ito, mga kababayan, na kung paano nga ba mag kisame na pag nag-eskwala ka doon sa midsize, siyempre sa taas, no? Sa taas mo yun yung kisame. Nag-eskwala ka para sa plywood mo na gamit lang ang metro. So ito po yung trick o kaalaman na makakatulong po sa ating mga manggagawa patungkol po doon sa pagkabit ng kisame na metro lang ang gagamitin pag nag-eskwala. So susundan po natin itong mathematical equation na ginagawa po rito. Nandito po sa susunod na mga ilang sandali. Dito rin po sa video na ito para makapagbigay ng idea para sa ating mga karpintero dyan. Dito po sa buong Pilipinas. So ang tabayaran nyo yung ating konting formula na tinatawag na Pythagorean theorem. Si Pythagoras po isa sa kilalang mathematician sa buong mundo. So ulitin ko po, ang gagamitin natin sa pag-eskwala ay ang metro, hindi po mismong eskwala kundi metro lang, gamit ang equation. Pero hindi po tayo malito dahil tuturo po natin kasi may isinasama po na tayong formula sa gawain ito, mga kababayan. Susunod na po yung mismo yung computation sa ating sinasabing mag-i-eskwala na metro ang gagamitin. Yan po yung perfect, talagang 0-0 po siya, mga kaibigan. So muna mag-drawing tayo ng isang rectangle at kukunin natin yung sentro mismo na makikita po dito sa ating drawing, yung rectangle na kung saan hahatiin natin siya sa gitna, exactly nasa gitna. So babatakan siya ng tansi, babatakan po natin ng tansi yan, mga kaibigan, at yun po ang susundan natin sa ating pang gitnang kustilyahes. So ito na po yung drawing natin. So kukunin natin yung sentro, ito po yung sentro, mga kababayan. So yun po yung eksaktong sukat lang, diretso, diretso po siya, yun po ang panggit na nating kustilyahes. Yun po, kalahati po nung nasa taas po siya. Ngayon yung kalahati naman ng kabilang side o kahit sa kaliwa o kanan na gagamitin mo, hatiin din po yun, mga kaibigan. Hatiin po ninyo din para diyan tayo magsisimula sa ating pag-iiskwala. So hindi siyang buong diretso sa cross kundi sa isang side lang. So nakikita nyo yung drawing natin, mayroon pong kalahati doon sa kalahati mismo. So paano natin iskwalahin yan? Doon tayo susukat para magiging iskwala yung ating diretso, na idiretso natin yan doon sa taas, yung guhit na yan, blanco sa unahan. So gagamitin natin yung formula na ayon po doon sa ating napag-aralan kay Pythagoras, Pythagorean theorem, mga kababayan, na kung saan malaking tulong po ito. Ito po ay hindi naman na madalas ginagamit dahil meron naman tayong mga metro. Pero kung sakasakali lang, wala tayong metro at iskwalahin natin, gamit lang po, kung wala tayong eskwala mismo, o meron tayong eskwala, pero maiksi naman yung eskwala natin, pero maaaring nagkakaroon ng error dahil maiksi. So gamitin natin siya ng metro kasi mas mahaba yung metro, mga kababayan ko. Mas vertic yun pag tayo ay nakapag-eskwala gamit ang metro sa pamagitan ng ating formula. Yung po yung 0-0 talaga, mga kaibigan, yung pag-eskwala na metro lamang ang gagamitin. So nakita natin yung triangle na drawing natin at may sukat po siya. Ito po yung given lang, given. So yung pong this left side, yung pong height at sa ilalim yung base. So yung nasa side na diagonal, yun po yung hypotenuse. Yun po yung hahanapin natin, yung ilang sukat niyan.
Kasi wala siyang given. Ang given lang dyan, yung isang side at sa taas, yung height. So, pag nakuha natin yung saktong sukat dyan sa hypotenuse, mga kababayan, yun po yung bumabanat dun sa dulo ng height na number 80 at saka sa base sa number 60. So, yung kanto na yan mismo ay 0 degrees. 0 degrees, 90 degrees, mga kababayan. Natin yung right angle na yan. So, sa susunod na explanation, ito na po yung drawing natin. Si Pythagoras, Pythagoras o Pythagorean theorem, yung itong process na ito, mga kababayan. So, ito yung ipapaliwanag natin sa sunod na kung saan drawing ulit tayo na mismo yung gagamitin natin yung formula ng Pythagorean theorem o hanapin natin yung hypotenuse, yung diagonal side sa right angle. Yun po yung ating unknown kasi dalawang side ng height at saka base, yun po ang given. Lalahanin po natin na sa taas po ito, ha, sa kisame po ito, i-eskolahin natin yung kisame gamit ang metro, mga kababayan. So, ito po yung mathematics. Gamitan po natin ito ng mathematics, mga kaibigan. So, ayon po dito sa findings ng hypotenuse, yan po yung unknown. Paano natin malalaman yun kung ilan? Pag nabuo natin yan, ayon po sa ating computation, yung dalawang side, yung tatlong side, yung angle niyan, yun po yung perfect angle, mga kababayan. Iskwalaro, iskwalaro. Kumbaga, 0-0 siya. So, ulitin ko lang po, yung given natin, yung height 80, yun po kadalasan na ginagamit talaga, 80 at saka 60 sa ibaba. So, nga, paano ba nakuha yung hypotenuse, yung diagonal? Ilan ang length? Pag sinusukat mo yung point na yan, yung dulo ng 80 at saka 60, yun po yung eksaktong height ng, o length ng hypotenuse. Yung mismo yung kanto sa base at saka height. 0-0 siya, mga kaibigan, yung degree. Talagang 90 degree ang makukuha natin dyan. Pero yung given natin na 80 at 60, mga kababayan, ay talagang common na common yan. Kung ito kailangan, pwede natin gamitan na kahit anong number. Basta parehas na formula. Sa formula lang po yan nagtatalo, mga kababayan. So, pwede natin gamitan ng kahit 70 or 90. Hindi lang 60 at saka 80. Kahit anong number na gusto nyo. So, hindi po talaga magkakamali yan. Parehang-pareha yung resulta. Kasi may formula po tayong sinusundan. So, ang formula po niya, ito po, H, which is represent hypotenuse, and square root of base and height, base to the power of 2, and height to the power of 2. So, i-plus natin yan after na makukuha po natin yung computation. So, yung base, yun po ang 60. Yung height, yun po ang 80. So, base to the power of 2 and height to the power of 2. So, yun po yung formula talaga. Square root po yan, mga kababayan. So, ay po sa nakikita nyo, yun po siya. Yun po yung formula natin na gagamitin sa pagkuha natin. So, next step, mga kababayan, ay ganito. Base sa ating formula. Ito yung sunod naman na step ating susundan. Ito yung nakaraang step. So, buburahin natin to para makasulat tayo ng panibagong sheet ng ating explanation. Ayon po dun sa formula na yun. Ngayon, pupunta tayo, mga kababayan, sa paano natin ipoprocess yung number gamit ang formula ng
h equals the square root of base to the power of 2 and the square root of height to the power of 2. So parang hindi naman mahirap yung mathematics, simple lang po yan. Susundan na po natin yung formula, mga kababayan. So drawing ulit tayo ng rectangle, which is ito yung ating kisame. Ito po, not drawn to scale po ito, ha. So hatiin po natin yung kalahati. Ito po, ayon po sa drawing na yan. Ngayon, susukat tayo dyan. Lalagyan natin ng marker. Yung pula na yan, yung marker natin, mga kaibigan. Susukat tayo dyan ng 60. Maaring centimeter o 60 na lang. Huwag na natin, pwede rin inches. Ngayon, yung sa pahabang side, 80. Ayon po doon sa ating given, yung height. Kasi nakahiga na po siya, kisame po yan, mga kababayan. So 60-80 yung gamit nating number. Ayaw po doon sa given. Example lang natin yun. Ulitin ko, pwede tayong gumamit ng kahit anong number, hindi lang po 60-80. So ayan po yung hypotenuse, yung ginuhi ko ng huli. Doon nagiging square siya. So tingnan nyo sa gitna. Nagiging rectangle. Nagiging right angle. Triangle, right angle po, mga kababayan. So ito yung formula na babasihan natin. Ayon po doon sa drawing, yung nilagyan na po natin yung number, yung 60-80. So gagamitin na natin yan. Doon sa formula, i-apply na natin yan. So yung hypotenuse po yan, mga kaibigan, yung pablagbag doon sa dulot-dulo ng right angle. So susundan na lang natin yung explanation sa sunod. Ito na naman, mga kababayan. Ito yung last. So, buburahin ulit natin yan para makasulat tayo ng panibago. So ito na po. Malinis na po yung ating chalkboard. So susulat ulit tayo. So, tabayanan niyo, mga kababayan, matutunan natin yung mga bagay-bagay sa carpentry with mathematics. Carpentry na ginagamitan ng mathematics, mga kababayan. Formula. Kailangan naman na mag-increase yung ating knowledge patungkol sa anumang bagay, mga carpentero dyan. So, drawing ulit tayo ng right angle. Yung given yan, 80. Yun na yun po sa height at saka base, 60. Kahit anong sabihin nyo, 60 centimeter o 60 inches, pwede rin po. Basta yung number na lang yan. Wala pong binabasiya kung anong. Basta yung number, di, kahit kilometer pa ang gagamitin, pares na kilometer. Pero dahil maiksiyan lang naman, dahil kisame, so assume na natin na yun po ay centimeter. So yun po yung formula natin, h equals square root, yun po ang sign ng square root. So walang sign dito sa keyboard ko, walang sign ng square root. So sa ibaba niyan, ano po yung base or height, kahit magkabaliktad dyan, walang problema. So ito po yung height, 80. 80, yun po yung base, yung 60. So hindi yan equals, mali lang. So plus yan, mga kaibigan. 80 to the power of 2 and 60 to the power of 2. Yan po ang formula natin. So yung anong dyan, yun po yung hypotenuse. So 80 times 80 dahil to the power of 2. Ibig sabihin, 80 times 80 yan, mga kababayan. 60 times 60 din yan. Yun po ang ibig sabihin ng 60 to the power of 2. So 80 times 80 equals 6,400. Yun po yung 80 to the power of 2 is 6,400. So binilugan ko siya, yung 6,400. So punta naman tayo sa 60 to the power of 2 or 60 times 60. Yun po siya, yung ibig sabihin yun. 60 times 60.
equals 3,600 naman. So yun po mga kababayan. Ngayon, yung resulta niyan, yung may bilog na yan, yun ang i-add natin. Plus yan. So 6,400 plus 3,600. Yun po siya. So ang sum o total, ang total niyan mga kababayan ay 10,000. 10,000. 10,000. Kung centimeter, 10,000 centimeter. Yun po ang resulta niyan. So it's yung given 80 and 60 to the power of 2, ang resulta niyan is 10,000. So yung formula natin is square root yan. Square root. So the square root of 10,000 is equals to how much? Di siyempre 100. 100 times 100 equals 1,000. Yun po yung resulta niya mga kababayan. So susukat tayo ng sa dulo ng 80 at saka dulo ng 60, susukatin natin yung 100 centimeter. So centimeter na lang ang assume natin. So ang resulta niyan, ang resulta na 100, yun pong isukat natin sa dulo ng 80 at saka sa dulo ng 60. So yung angle mismo diyan sa kanto na yan, 0-0 mga kababayan, talagang 90 degrees, eksaktong 90 degrees, walang sobra, walang kulang. Ayon po doon sa formula natin na Pythagorean theorem. So kung nakikita po niya yan, susundan niyo lang kung anong mang number na gagamitin natin. Kasi yung mga karpintero, meron namang marunong talagang gumamit yan, mga kababayan. Kaso di nila alam paano nakuha yun. Walang solusyon. Parang nakaugalian na lang. Pero kung kayo alam nyo, so magita na ito, kahit anong number pwede natin gamitin, hindi lang 60. Lahat po ng number pwede natin i-apply dyan. Maraming marunong yan. Pero hindi lang na alam kung paano nangyari ng ganun. Hindi nila alam yung solusyon. Ngayon, alam na nyo, kailangan din naman natin na mag-augment ang ating kalaman patungkol po doon sa ating trabaho. Parang hindi ko yata na fast forward dito. Ito yung huling explanation natin mga kakarpintero dyan. Kahit mason, pwede rin pag-aralan nyo to. Mag-iiskwala, naggamit lang ng metro. Ito po yung H, which is stand for hypotenuse. Yung guhit na diagonal ng specialized, yun po yung hypotenuse mga kababayan. Yun po yung unknown, yun po ang hinahanap natin. Pag nakuha natin yan, susukat natin yan. Pag abutin natin yung tatlong kanto na yan, iskolado yan. Yun dito yung base at saka height. Ito yung original na formula natin na binabasihan kanina. Base to the power of 2, height for, to the power of 2, plus yan ha. Pero kahit magkabaliktad yan, wala problema. Mauna yung height, sunod yung base. Ito yung resulta natin, mga kababayan, 100. So yung hypotenuse dyan is 100. Para magiging, pagdugtungin natin yan, yung dulo ng 60 at saka 80. Up to 100 centimeter. Assume lang natin na centimeter. Yung mismo, yung kanto. Yung kanto na yan, sa 80 at 60, ay 0. Eksaktong 90 degrees. Iskwaladong-iskwalado. Walang kulang, walang sobra. So, pwede kayong gumamit kahit anong number ayaw po doon sa ating formula na ginagamit kay Pythagorean theorem mga kababayan. Kahit anong number. So, andito na po yung kalaman patungkol po doon sa pag-eskwala na metro lang ang ginagamit. At sana po mayroon po kayong natutunan. Hindi ko sinabing ako lang may alam, pero at least yung sinasabi ko dito mga kababayan ay dumaan doon sa tamang proseso. So, ayaw po sa formula na minugna ni Pythagoras.
isa pong mathematician. Well, anyway, thank you for watching, mga kababayan, at nabayan niyo ang susunod nating mga video explanation with itong audio patungkol po naman doon sa pag-compute, mga area pag-compute ng kung ilang plywood na magagamit, etc. At pati kahoy na magagamit natin sa pagkikisamin naman. So, thank you for watching and have a nice day!